So ngayon guys, kung napansin nyo kanina, alam nyo, na yung pari. At yan, so mga ilang ceremonies lang yung sa... matatapos na dahil hindi naman siya katulad nung mga tinatawag nating karaniwang kinakasal na maraming kaibigan o pagmamahal papalitan lang sila ng sumpaan at paos at mamaya-maya isusuot na yung sing-sing nila dalawang tao. So kung mapapansin natin, nagsiseremonya pa yun po, sa natin. Ayan guys, sa mga gustong magpakasal, ito na yung pagkakataon nyo na pwede nyo gawin at sa sarili sa mga nagmamahalan dyan at hindi pa handa. Pwede niya awitan so, muna natin sila. Pwede nyo nang simulan. Katulad nito ngayon. Kung parehong kumalit ang dalawang magsasama, hindi po kayo magkakaintindihan ng maayos niyan. So, number one po dito, never both be angry at the same time. Kaya, isa lang po dapat ang nagsasalita. Kung nagagalit ang isa, tahimik muna ang isa. So ngayon kaya guys, nagsasalita si Father, nagbibigay ng mga advice para sa kanila. At kung isa ka sa mga nakapanood nito sa aking vlog, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and click the bell icon and mag-comment kayo sa baba. Yan, para sa mga kung anong ganap, kung anong na-observe nyo sa video ko. Yan, mag-comment kayo. Yung past mistakes po ng bawat isa. At yung kaganapan dito guys, naganap dito sa Toboran, Cebu. Ipapaalala. For example, baka Bidar Resort. Sinasabi natin. Yan resort ng kaganapan. Yung bago kita nakikita, nasenggo ka. Dako, Diyos ko, eh, nagbago na nga yung tao. Hanggang ngayon, nasenggo ka rin ang pagkakakilala mo. Never bring that up. Yung mistakes of the past. Because that is very dangerous sa isang nagmamahalan. Number three, never yell at each other unless the house is on fire. Ibig mo sabihin, di ba pag may sumunog, ang lakas ng boses natin eh. Di ba? Ngayon kayong pag magkasama, o nagsasama, ah, eh, gustong-gusto na ng kapitbahay yan. Pagka nag-aaway kayo, katabi mo, kasabi ng kapitbahay mo, itong kabila, busy, nag-aaway na naman itong mag-asawa. Ano? Pero ang hina, hindi ko maintindihan. Pakilakas lang, please. Ano? So, huwag naman natin kagaliin. Na kapag nag-aaway, ay nagsisigawan, dapat kayong dalawa lang. Eye to eye na lang. Ha? Konta, kung anong problema. Number four, if one of you has to win an argument, let it be your mate. Ibig po sabihin, oh, ito na, kukudaan na si, ano, kukudaan na si Mrs. si Mister. Huwag ka na, of course, huwag mo na siyang kontrahin. Hindi ba? O kaya pagkasain, ginagagabi. Huwag na natin kontrahin muna, pabayaan mo yan, lilipas din yan eh. Hindi ba? Oh. So, huwag niyong kukontrahin. Ang minamahal ninyo, lalo na ang ating mga misis, ha? Pagka nagagalit yan. Alam natin kung bakit, lalo na kung hindi ka pa nagbigay ng sweldo mo. wala ka pang binigay sa kanya. And, ang sabi dito, submission. Submission, and that is submission. Pagbigyan mo siya. So, number four. Number five, if you have quick to criticize, do it lovingly. Ano po ibig sabihin nito? Criticism. Kaya madalas tayo, mag-criticize tayo, papangit eh. Isang linggo nang hindi naliligo yung mister mo, di ba? Katabi mo natutulog. Eh sabihin mo sa kanya, Daddy, baka gusto mong paliguan kita, sabay tayo. Ano, mga ganun lang. Do not criticize him na masyadong negative ang dating. Nasasabihin natin sa kanya, o isang linggo ka nang hindi naliligo, huwag kang tumabi sa akin, tatadyakan kita. Hindi po tama yun. So, criticize in a positive way. Ano po? At, pagka magandang dating sa tenga niya, makikinig sa inyo yan. Pag ang criticism ninyo, sumasabog sa tenga, pangit, mag-aaway uli kayo lalo. Ano po? Number six, Madam and Rick Jan. Pakinggan ninyo, ha? At dadalhin niyo na pang buhay. Number six, neglect the whole world rather than each other. Oh, ano ibig sabihin ngayon niya? Sabi ni Mister, isara na natin ang opisina.
doon na tayo sa ibang lugar. Iwan na natin sila. Ipagpapalit mo ba yan sa iyong pagmamahal? Yan ang katanungan po dyan. Bakit sinentro ko ang number 6 sa gitna? Sapagkat ito po ay napakabigat na gawain. Neglect the whole world rather than ito po na detesting ang mag-asawa. Ay, titira sa atin si ganito, si ganyan. Titira sa akin yung kapatid ko. Titira sa akin yung nanay ko. Titira sa akin ng kapatid ko. Eh sabi naman ni Mr. Mo o ni Mrs. Mo, ayoko. Sino ang pipiliin mo ngayon? Ang kamag-anak mo? O ang minamahal mo? Mamimili po kayo. Iiwanan nyo ang buong mundo dahil kayo po dalawa ay nagmamahalan. Marami pong nasisira sa pagmamahalan dahil sa pagpili, kamag-anak o ako. Tandaan po natin yan. So balance po, dapat balance ha, yung utak ng mga nagmamahalan. Dapat yung tinatawag natin maturity. Nandyan po sa ating mga isip. Kaya palagi ko sinasabi, ang pag-asawa sa pamilya, subtraction, hindi po addition. Iiwan mo ang mundo mo sa bahay na pinanggalingan mo. Ang pag-asawa, hindi po addition. Sige, magpapakasal tayo lahat. Tapos titira tayo sa amin. O kung sa akin, tatyakan mo kayo. Hindi ba? Dahil ang pagmamahal, pag nag-asawa ka, ready na. Kaya na ng pamo. And that is subtraction. Hindi kayo magsasama sa inyong mga kamag-anak. So tatandaan po, hindi yan. Na ang pag-asawa po ay, o pagsasama ay subtraction, not addition. Number 7, never go to sleep with an argument unsettled. Maghapon po kayo po dahil na po nag-aaway po dyan. Bago po kayo matulog, at least, nabawasan na kahit kalahat. And got it, 100%, much better kung lahat po ito ay